So ayan mga boss, welcome back again sa ating YouTube channel ng Mechanic Duty. So panibagong araw, panibagong kaalaman na naman ang ibabahagi ko sa inyo. Share ko lang sa inyo mga boss yung ating mga daily works, mga daily experience natin, mga araw-araw natin ginagawa. So sana mayroon kayong matutunan sa bawat video na ating i-upload. So mga boss, sa mga pagkakataong ito, mayroon tayong gagawin. Gagawa tayo ng, bali magtatanggal tayo ng roller bearing ng transit mixer. So ayan mga boss, sa iba kasi narinig ko na kapag tumatanggal sila nito, nililifting nila yung ball drum gamit ng bako, nililifting na para maangat, para lang ay matanggal nila yung roller bearing. Ang gagawin ko, ipapakita ko sa inyo iba, kung mayroong mga nakagawa nito mas maganda, pero i-share ko lang sa inyo yung ang paraan ng pagtatrabaho ko. So ayan guys, so let's go guys. Okay, so ayan mga bossing, andito na ngayong ating bearing na bago, pati na yung oil seal. Ito yung oil seal. Ayan mga boss. Tsaka yung bearing ay 3009. Knuckle bearing ito mga bossing. Ano natin. Ayan mga boss. Yung knuckle bearing. Okay. Okay, so ayan mga boss, ay kakabit na nga natin, tatanggalin natin yung luma na yan. Ito mga boss, ito lang yung gagamitin natin. Meron tayo ditong martilyo, tsaka yung bakal, tsaka sinsil, tsaka itong kahoy. Yan lang yung gamit natin mga bossing. Itong kahoy, isasalpak lang natin siya dyan para umangat lang yung ball drum. Okay, let's go mga boss. Okay, so ayan mga boss, kung makikita nyo, ayan o, umangat na. So kahoy lang yung ginamit natin, pinalo lang natin ng pinalo. Okay, so next step natin gagawin, meron siyang dalawang nut, maluwag na nga o. Ayan, tatanggalin natin yung dalawang nut, tapos yung pin tutulak natin papasok palabas doon sa kabila, then ipu-pull out natin to. Ngayon ang tirada ko dyan mga bossing, bali ganyan lang yan o. Pagkatapos pag natanggal na yung pin, ilalabas ng kaunti papunta rito, then tatanggalin yung isang bearing, ibabalik siya pa ganon, huhugutin. Ganon lang yun mga bossing, ganon lang siya kasimple tanggalin. So pull out natin mga boss. Okay, so ayan guys, ito na nga yung ating binaklas na roller bearing, roller tsaka yung mga bearing nya pinagtatanggalan natin. Tingnan nyo ng naging resulta mga boss. Ayan o, yung kanyang bearing nasira na. Wasak pa rin talaga oh. Tingnan mo yung mga bearing, pinagkakain na ng kwan, bakal sa bakal oh. Ayan oh. Ayan yung tama mga boss. May tama na yung ating pin. Dito sa gitna oh. Puro pano. May tama na yan mga boss. Tapos ito mga bossing, eh, may tama na rin oh. Tulad yung isa okay pa, pero itong isa napuruhan mga boss. So yan, gagawin natin mga boss is ganito. Tatanggalin natin yung oil seal at saka itong bearing housing nya. Yan, tatanggalin natin yung mga boss, tapos try natin kung uubra pa siya o hindi na. So yan mga boss, hindi ko na naipakita ang buong pagtatrabaho ko, ang paano ko ginawa. Ito mga boss is nilinis ko na, tinanggal ko na yung bearing. Ayan o, nagkabasag-basag yung housing niya. Wheel seal, tinanggal ko na rin. Yan yung mga damage mga idol. Okay, nilinis ko na rin to. Ingrind ko yung loob.
itong ruler. Ayan o, may mga tama mga boss. Meron siya mga tama. Then ito, yung kanyang pin o, tingnan nyo naman. Ayan ang nangyari sa pin, ang tama rin. Sa push, king grind ko rin, king retread ko rin siya. Ito mga boss, makikita nyo. Ayan, retread ko rin dahil hindi na makapasok yung kanyang tornilyo dahil napitpit siya nung paluin natin palabas gawa ng sobrang tigas. Itong gitna naman, yan o, king grind ko rin yan, nilinis ko ng maigi. Then itong mga using niya, nilinis ko na, yung grind ko na, hindi ko na naipakita sa video. Okay mga boss, so for today, sa mga pagkakataon, ikakabit na natin yun ang bearing. O ayan, tapos ibabalik na natin doon sa ayun, sa parting yun kung saan natin kinuha. Okay, so ikakabit na nga natin yung mga bearing mga boss at saka yung kanyang bagong oil seal.